kahoy kasama, meron din po siyang green tea. Ayan. May L-carnitine. Naririnig din po natin yan, no? Yung ibang company po, yung product lang nila is L-carnitine, pampapayat. Okay, ano pa po yung kasama? Okay, sabi nga nila, di ba, pag nag-aging ka na, medyo, alam mo na, hindi na po may iwasan yung mga kulubot, yung mga ano. Ang good news po sa Lean and Green, meron po siyang collagen. Okay, di ba, gusto po natin bumata, tama? Lahat tayo gusto bumata, di ba? Ayan po, kakainom ko ng collagen, hulaan niyo po edad ko. Huwag na, baka magkabukuhan, ano. Sige, pwede naman. Ayan. I-reveal ko na ba? I-reveal ko na yung edad? Eh na, sige. Ayan, 40 na po ako. Ayan, 40. Yun. So, ano po yung maganda sa product? Nakakabata po siya. Eh, isang buwan pa lang ako gumagamit. Baka after 6 months, pag nagkita-kita tayo, makamukha na akong 10. Ayan. So, yun po yung maganda sa product. And ano po, syempre meron po siyang coffee. At meron po siyang non-fat cream. Ano pa po yung maganda sa Lean and Green Slimming Coffee? Sino po yung mga diabetic na bawal silang magkape? Good news po, si Lean and Green Stevia. So, ibig sabihin yung product, good for diabetic. Okay. Tanong ko po kayo, maganda po ba yung ingredients ng Lean and Green Slimming Coffee? Yes. Alam niyo po, napakaganda. Kasi, nung binabasa ko po yung ingredients, sabi ko, aba, the best to. Kasi nandyan na lahat eh. Nilagay ang green coffee, nilagay ang garcinia, meron siyang L-carnitine, may collagen, may stevia. Sabi ko po sa sarili ko, magandang produkto, nagamit ko siya, 100% po ako pag shinare ko to sa lahat ng kakilala ko, magugustuhan. So yun po. Yun po yung isa sa, and tandaan niyo po, sa atin ngayon ang isa or top 10 sa pinaka mabilis or pinaka madaling ibenta ay pangalawa po ang kape. So kaya po yan ang isa sa produkto natin na agad nilabas ng company. Okay. Doon naman po sa mga sabi ng iba, partner, hindi ako mahilig sa kape. Tama, bawal ako. Good news po, nilabas na rin ni Lean and Green ang Slimming Capsule. So good news po kung may gumagamit na po dito nung anong coffee, kung ano po yung ganda ng effect na naramdaman natin sa coffee, time is 10, sabi nga nila. Kasi mas concentrated po ang capsule. So ayan po, same lang din naman po yung laman yan. Meron po siya, dinagdagan lang po siya ng white kidney bean. Ayan, and meron rin po siyang collagen, garcinia cambogia, green coffee. So eto po, pakita natin. Gusto ko pong i-present sa inyo na hindi lang po siya talaga pampapayat. Nakikita niyo po kung ano yung magandang effect nito sa kalusugan natin. So, ayun po siya. Nakaka-reduce din po yung mga produkto natin, kahit yung kape at yung capsule, ng inyong cholesterol. Ayan. So, nakaka-stabilize din po siya ng blood sugar. So, yung mga diabetic, okay na okay po sa atin yung produkto. Ano pa? May antioxidant na rin po yan. Meron na rin po siyang energizer. Okay? So, ano pa po yung maganda sa ating produkto? Actually, yun nga yung sinasabi ko po eh. Ang product natin, pag minarket nyo po, hindi lang siya basta slimming coffee. Meron po siyang health benefit. So, yun po yung nagustuhan ko. Okay. So, tapos na po. Ayan, yun pa lang po yung produkto. Lean and Green Slimming Coffee and Capsule. Okay, maganda po ba yung product? Yes. Products. So, dalawa na eh. Huwag po kayo mag-alala. Step by step po, madadagdagan yung ating mga produkto. And nakakausap po natin yung mga may-ari. Ang kagandahan po, yung mga product na ilalabas, ito po yung mga produkto na talagang kailangan ng tao. Sa ayaw at sa gusto mo, tama, uso po ngayon ng health and wellness. Marami pong tao ngayon gusto talagang maging maganda, tama? Gusto maging healthy, gusto pumayat. So, yun po yung mga produkto na ilalunch. Ayan. So, yun po yung dalawang product natin. Bigyan ko na lang po kayo ng halimbawa. Ano po? Simple lang, sabi ko nga, ang pagmaganda ang produkto mo, syempre, kasunod niyan yung kagandahan ng negosyo.
yun po yung magsasalita. Ano na po, hindi po yung dahil, sabihin nyo, magaling ka namang speaker, hindi po. Kahit gano'ng kagaling ang speaker, kapag ang produkto mo, wa-epek. Tama? Wa-epek ka rin. Ang nagustuhan ko po rito, kaya po ako na-convince, product. Ngayon, binagsakan pa po ako ng magandang marketing plan. Ito po ah, sabi ko nga, excited na po tayo, di ba? Kasi ang susunod po nating topic ay kung paano kikita. Yes. Tama po ba? Lahat naman po tayo ay mukhang negosyante. Tama. Alam niyo po, ako kasi yung tao na hindi po ako nag-stick sa isang kitaan. Sa may mga traditional po kaming negosyo. Pero sa totoo lang po, sino yung mga traditional na negosyante dito? Yung umuupa na pwesto, taas po kamay. Okay. Nag-uumpisa lang po siya. Executive Reseller Package po ang tawag namin. Pwede po kayo mag-start kay Lean and Green sa halagang 2,980 pesos. Okay? Tanong guys, malaki po ba o maliit? Hello? Ha? Malaki po ba maliit? Maliit guys, bakit natin inilabas to? Nung inilabas namin itong puhunan na to, unang-unang reflection niyan, tinignan namin yung sarili namin. Kasi way back, almost 9 years ago, ako personally, mahirap sa akin gawa ng paraan, pero kayang gawa ng paraan. Yung tipong, pag sinubukan ko siya, hindi ako naging successful, pero hindi nakakasira ng bait. Ano niyo po? Okay. In short, ang negosyo kasi meron tayong tinatawag na target market. When we say target market, yung tipong pag inilabas mo yung idea, pag inilabas mo yung programa, pag inilabas mo yung negosyo, kaya nila mag-franchise, kaya nilang bilhin. In short, yung tao, kahit ordinaryo, mangangarap. Tama po? Kasi kahit isang estudyante yan, kaya niya pong gawa ng paraan. Ano pa? Contractual. Ano ba yung average income ng mga contractual na tao? 9,000 na malinis? 8,000? 10,000? In short, makakagawa siya ng paraan. Tama po? Yung bang tipong pag nagustuhan, pwede siya gumawa ng decision right away, makuha yung package. Tama po? Pag uwi niya, may produkto na siya. Okay? Nung time na nag-brainstorming kami, ano yung pinaka-ideal na package para makapag-create tayo ng maraming entrepreneur along the way at para mas maging massive at magmaterial yung tinatawag nating salitang network. Pag sinabi kasi natin yung salitang network, di ba? Group of people na ginagawa yung same business na pinatronage yung isang idea. Ngayon, okay, ano ba yung mga inclusions dyan? Option A, meron po tayong tatlong boxes ng slimming capsule. Bago ko po ituloy yan, ganito po kasi yung naging observation namin. Yung feasibility study ka nga. Bago namin inap yung compensation plan na pag-uusapan natin ngayon, nagkaroon kami ng testing. Since viral at patok ang negosyo online, naglabas po kami nung unang product natin, yung slimming coffee. Tama po? Paglabas po namin nun, eto po yung nangyari. Nakapag-dispose po kami ng nasa 15,000 boxes. Nakapag-dispose po kami ng 15,000 boxes sa loob lang po ng tatlong linggo. Ilan ang resellers ang tanong? Wala pa po silang 20. Nung i-dispose po yan sa Facebook, wala pong marketing plan. Walang recruitment. Yung selling, natural. Ibig sabihin, yung product may testimony. Tama po. Kasi kung 20 katao ang iinom niyan, parang kalokohan sa loob ng tatlong linggo. Pero kung na-generate yan in a form of formal distribution para magkaroon ng tinatawag na natural na sales, may repeat order to. Nakuha po? Nung lumabas po yan, nag-usap kami na magkakaibigan. Sabi namin, sir, mukhang
okay naman yung online marketing natin, pero panahon na para siguro mag-create tayo ng tinatawag nating residual na kita. Pag sinabi kasi natin residual na kita, ano nangyari po kasi sa mga resellers namin dyan ito? Sir, may problema ako. Paano kami magbibigay ng discount? Kasi may gusto mag-reseller sa akin. Yung kumukuha sa akin ng kape, ngayon gusto na rin magbenta. Since walang design na marketing plan, gumawa tayo ng design na marketing plan. Kahit dumami yung resellers mo or yung partners mo along the way, magkakaroon ka ng tinatawag natin residual na kita. Kahit hindi na ikaw yung nag-a-avail ng produkto at hindi na ikaw yung nagbebenta. In short, magkakaroon ka ng rebates. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung potential na rebates na makikita natin along the way doon sa programa natin na 3 ways to earn. Okay? Next natin is yung option B. Ito po, promo lang. Para parehas po ninyong matikman yung produkto natin, gumawa kami ng package B. Kita po ba na lahat? 2 boxes ng slimming capsule at 3 boxes ng slimming coffee. Kung makikita niyo po yung design, kung gusto mo siyang itry, pwede mo nang subukan yung 2. Ngayon, Louie, ano yung kaibahan niyan? May mga tao pong ayaw mag-take ng coffee, pero gusto ng capsule. May mga tao naman gusto lang ng coffee, pero ayaw ng capsule. Tama po? Pero kung tatanungin mo ako, bakit parehas? Simple lang po, mas potent po ang kakayanan ng capsule natin gawa ng white kidney bean, kung nabanggit po kanina. Ang trabaho kasi ni white kidney bean, carb blocker. Kahit kumain ka ng nakakataba, hindi maiiwasan yan eh. Tama po? Kahit kumain ka ng mga nakakataba, itatapon niya lang yan. Haharangan niya. So ikaw ngayon, kung natatakot ka na sa katawan mo, tapos yung lifestyle mo, medyo hindi mo talaga kayang i-break, medyo matutulungan ka ngayon. Tama? And times, almost times 10 po, yung kakayanan niya, compare kay coffee. At mamaya makikita ninyo, parang napakamahal naman kung gagawin ko siyang regular. Ang good news po niyan, sa member's price, pag repeat order ang pag-uusapan natin, yung isang capsule na concentrated ay kapresyo lang ng isang sachet ng kape. Ayos po ba yun? Nandiyan pa ba kayo? Yes! Hindi po ako galit ha, ako'y nagkukwento. Okay? So, ganun po, no? Ayan. Tapos, may kasama na rin. Pag nakapili ka po ng package, di ba? Na gusto mo, kasama na rin po doon yung monitoring ng weight page. Kasi dito po sa atin, kay Ring & Cream, bagamat 2,980 pesos lang po yung puhunan natin, isisecure natin na meron kang maiuuwing produkto. Matagal na pong sikat ang direct selling na negosyo. Marami na nga umasenso ko dyan. Pero ngayon, bibigyan kita ng accountant mo online. Diyan mo mamamonitor lahat yung pag-uusapan natin ngayon. Doon sa online webpage mo. Libre na rin po siya. Okay. So, paano naman ako mag-expand ng business ko all over the Philippines? Ang good news po nito, yung 2,980 pesos mo, free shipping na siya. Ayos po ba yun? Yes. Palagpakan nyo naman po. Ibig sabihin, kung may mga partners tayo, kamag-anak, na magaling sa direct selling, pag na-introduce mo yung produkto, since yung coffee natin ay nasa YouTube na, okay? O pwede ninyong ibigay Lean & Green Slimming Coffee. Lean & Green Slimming Coffee po nasa YouTube na. Pag nagusto nila, how to avail, ay ganito lang, ibigay mo yung bank account, deposit, tapos kunin mo yung details, pass mo lang dun sa group chat ng company, yung deposit slip, makikita po nila dun yung bank account ng company. Pagkatapos, yung deposit slip, ilalagay nila doon, tapos yung details, kinabukasan, marireceive na nila yung produkto. Wala nang additional charge. As po ba yun? Kasi ang problema ng iba, papaano ko gagawin yung business? Wala namang makukuha ka ng produkto. So pagdating sa logistics, tinulungan na rin natin kayo. As po ba yun? Yes. At ito po yung good news. Sa dinami-dami po ng pampapapayat, na ilalaban po natin yung presyo natin na hindi lang sa murang presyo, napaka-effective pa. Yes. At yun po yung good news. Ganun po yung nangyari dito sa 15,000
boxes. Masaya na kasi kami sa online direct selling. Alam niyo po kung gaano kasaya kung hindi na, kung hindi natin i-expand ng ganito. Unang-una, less ang overhead expenses. Sa mga nandito po na kopo, mga negosyante, bakit mo pa kailangan mag-open ang training room? Additional costo. Tama po? Additional overhead. Magdadagdag ka ng tao. Utility, lalaki. Rent, lalaki. Tama po? Ay kung kumikita naman ng ganyan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung ginagawa natin ngayon na business, although sa October pa, yung formal launching Relin and Green Division, palakpakan nyo po yun. Ngayon pa lang, sobrang na-i-enjoy nyo na po yung negosyo natin. At nagpe-prepare kami papaano bubuksan po ang international natin. Kasi marami na tayong partners, Hong Kong, sa iba't ibang bansa, na gumagamit din po ng produkto natin para hindi po mahirapang i-expand yung business natin. Okay? Next. Okay. So, ayan, ano? Ito yung retailing income natin. Sa Linic Coffee po natin, ang retail price niya ay 270 pesos lang per box. Sabi niya, akala ko ba mura? Eh, huwag niyo nang pong ikumpara sa 3-in-1 yung presyo. Hindi naman po ganun. Pabira, akala ko kasi presyo lang ng Mylon. Okay, hindi po. Yung seller's price, makukuha niyo lang po na 154 pesos. Yung profit niyo po per box ay umapalo po siya ng 116 pesos per box. Kung kaya, pag nakakapag-dispose ka ng 10 boxes per day, may additional income ka na 1,160 pesos per day. Isa po sa mga naging testimonial ng mga taga-benta natin dito, no? Yung mga nagbebenta at ginagawa nilang part-time yung negosyo na to. Minsan, may order sila 2 box. Pero pag naadyan na yung product, pag i-deliver na at nakita niya na yung nagbebenta, may hawak pang 2, kinukuha na rin. May mga ganun pong istorya dito. Siya kunin ko na rin yan. Tama po? Kaya iba na i-enjoy. Alam niyo kung gano'n siya kalakas? Last month, wala pa pong recruitment, wala pang marketing plan. Nag-promo po kami trip to Boracay. Sige nga, sabi namin kung kaya, kung talagang healthy yung COVID na bebenta. Kung sino makakapagbenta ng 1,000 boxes sa loob ng isang buwan, may libre 3 days and 2 nights sa Boracay. Wala siyang gagastusin. Di ba parang imposible, 1,000 ano? Alam niyo nangyari? Meron naman kahit pa paano, may konti nag-qualify. 14. Diba? So, ibig sabihin, alam nyo kung yung sistema yung ginamit? Yung tinuro kanina sa Facebook marketing. Nakita ako po naka-amaze. Yun nga lang, pag sila nag-chat-chat sa akin, ang tawag sa akin, ma'am. Diba? Babae ako dun sa page ko. Hindi ko nalang pinakano. Nalalaman nilang lalaki ako, ay ang crypto pa naman. Ay sa akin, pero maniwala ka, yung kapitbahay nun, baka alugin pa yan. Ay sayang, diba? Ang matindi nito, kapatid mo pa, na-recruit ng iba, saka nag-design, yun lang. Diba? Tapos pipilitin mo, sakit ka na, sakit ka na, magkamag-anak naman tayo eh, para saan pa, diba? Takwil kita, diba? Parang gano'n. Tapos may magre-reklamo naman dito mo, diba? Yung ano ko, nakuha, diba? Kaya ngayon pa lang, unahin, family. Diba? Kung umasenso ka, kasabay sila. Kung hindi man, at least sumubo kayo pareho, tama ba? Okay? Meron tayong 3 ways to earn. Kasi yung magkumita, 3 klase. Isang puhunan. One time po, ano? Ngayon, paano ako kikita? Mayroon kami tinatawag na pro reward plus. Gusto makita yung kamay ng mga hindi pa partner or distributor ni company, ni Lina Dream. Isa, dalawa, tatatlo. Asa, doon na lang po tayo. Yeah. Hindi na po. Okay? Si Pro Reward Plus po, eto, may requirement. Kailangan mo siyang i-activate. Paano? Nagre-require lang po siya ng 3 linya. 3 linya. Kailangan mo dito ng 3 partners na isasama mo sa pag-asenso sa buhay. Palakpakan niyo yung sarili niyo sa buhay. Okay? Paano yun? Okay, ganito siya. Ikaw to, kita po sa likod? Ay, hindi sir, kasi ginipad ko na lang. Minsan tumatangkat na rin ako. Isa. Hirapan, hindi ko rin nabuti. Okay, 3 linya. Yung 3 partners na isasama mo, at kung ikaw ay isa sa isinama ngayon, magpasalamat ka. Parang ganito.
kwento ulit. Ang tagal mo, mano. Okay? Ganito yan. Bakit mo kailangan magpasalamat? Ang pinakamalaki yung naging blessing sa akin at naitulong sa akin nung unang taong nag-recruit sa akin ay kung ano yung pinatatayuan ko ngayon. Ito. Nakukuha niyo po? Dahil naging bukas ako sa opportunity sa kanya, binigyan niya ako ng malaking biyaya na matagal ko nang ipinagdarasal. Yung pangarap, nag-connect-connect na po eh. Nag-connect-connect-connect-connect ta. Ibig sabihin, malamang iniisip mo na yung pagkakaupo mo ngayon ay parang wala lang. Parang pagkakakitaan ako ng sponsor sa akin. Tama? Ano ba namang ikaka-asenso niya doon sa inilabas mo 2980? Diba? Wala, di ba? Pero sabi ko, yung direct referral sa akin na apply ko noon, sobrang bayad na bayad na bayad. So, binigay po sa akin opportunity. Kasi yung experience at learnings po na natutunan ko sa network marketing ay hindi ko natutunan sa school. Yung pangarap ko pong maging manager before, ipinagkaloob po sa akin ang opportunity na to na pwede pala akong maging may-ari ng sariling kumpanya. At yung dating hindi ako natatanggap sa trabaho, tama? Na yung tipong ordinaryong tao ka na nga lang, madidiscriminate ka pa, yung pakiramdam na parang ibabaon ka pa, di ba? Parang Panginoon, kasalanan ko bang maging ganito lang yung height ko? Tanggap ko ako'y cute, pero bakit hindi natanggap ang cute? Tama? Buti sana, di ba? Ano ba requirements? Basta cute. Huwag na yung pleasing personality, medyo mataas-taas na level yun eh. Okay? Pero ang good news po nun, nakita ko yung purpose na malaki. Na hindi man ako naging manager, pwede pa lang maging may-ari. Hindi man po ako na-hired noon, pero pwede pa lang ako ang magbigay ng opportunity. Ang tawag dito, channel lang po ng blessings. Galing po ito sa kanya. Kasi may purpose lahat ng experience. Kaya kung kayo po'y nakadaan ng mga previous experiences, hindi po yun nasayang. Kasi may natutunan ka. Huwag mo lang iisang tabi. Huwag mo idikdik sa kalooban ng isipan at puso mo na parang nalugi ka. Magpasalamat ka, buhay ka pa, may chance ka pang mag-umpisa. Yung mali before, huwag mo nang gawin. Tama po? Okay. Ba't napunta ba dun? Tatlong linya lang ang hinahanap eh. Daming sinabi, tama? Ngayon, yung tatlong linya mo na to, kung isa ka sa na-invite, ayan na naman, bilog-bilog, no? Dati dalawa lang, ngayon tatlo na. Sabi sa'yo, nag-i-improve ang buhay. Ha? Pabigat ng pabigat. Okay? Ngayon, yung tatlong linya na kailangan mo, sila yung mga tao na ngayon kasakasama mo. Tama? Sino? Si A, si B, at si C. Okay? Ano yung gagawin dyan? Kay ProReward Plus, ma-activate ang program na to kung mayroon ka ng tatlong lines. Kasi kay ProReward Plus, meron tayong big, medium, tsaka small. Anong meron dyan? Una, nung pagka-activate, bibigyan ka ni company na bonus income ng 3,000 pesos. Pwede na po ba yan? Pwede na. Di ba? Hirap kaya hanapin yan. Tama po? Pero ngayon, since may 3,000 pesos ka na, activated na yung ProReward Plus mo at pwede mong i-click yung ATM mo, kinabukasan, balik na sa'yo yung pera, balik na yung puhunan mo, may produkto ka pa. Tama po? Kasi po, si ProReward Plus ay daily payout. Kung makita mong income, i-click mo bukas, may pera ka na. Tama po? Okay. Ano yung participation ng big, medium, and small? Kay si Big, ito yung nagre-represent doon sa linya mo na productive. Masipag, ika nga. Sila yung mga tipo ng tao na may sariling kusa or palo. Di ba? Yung tipong hindi mo na malayan, wala na dyan. Maya-maya, may dibdib na namang recruit. Sila yan. Okay? Ngayon, every time may pumapasok kay A, meron kang 150. Nasusundan? Yes. Kailangan ko bang mag-pair? Hindi na kailangan ng pairing kung ano yung nakikita mo dati. Dito, basta may pumapasok yan, bayad yan. Yes. So, ibig sabihin, every time na may pumapasok kay Big Line,
meron kang 150. Ano yung pangalawa? Kay medium naman, pag may pumasok dito, meron kang 200, 200, 200, 200, 200. Pwede ba yun? Yes. Down to infinity. Guys, hindi ko sinasabi na lahat, recruit mo ha. Pwede yung tatlo lang yung na-invite mo. Sa pangatlo, meron kang 250, 250, 250, and 250. Diba, grabe ano? Grabe po ba? Grabe! Kaya parang ako lang nagagrabihan sa sinasabi ko. Galing niyo pong maging masaya. Nakakahawa yan. Yeah? Kung lagi ka nalang nakasimango, tingnan mo. Sino yung mukha mo? Sabi nila sa akin. Diba, kahit ikaw. Okay guys, ano yung safety net natin? Baka naman isipin ninyo, oh, kaya ba talagang ibigay yan? Siyempre meron tayong tinatawag na safety net. Okay? Para hindi naman po tayo tumambling. Okay? Gusto niyo bang tumambling? Mula dito hanggang doon. Okay? Ganito po yan. Ang safety net po natin, maximum of 12 accounts dito, 12 sign up or 12 entry. So pag naging productive po itong line na ito, di ba may nag-i-encode ng 2980, 2980, 2980? Sa isang araw, babayaran ka lang 12 na accounts, 12 na accounts, 12 na account. Ibig sabihin, kung meron ditong 200 at meron ditong 250, i-times mo siya ng 12, meron kang kita ditong 1,800, 2,400, at 3,000 pesos. Pwede na po bang kita yan? Di ba? Ibig sabihin, mangyayari sa kanila yan. Kasi imagine nyo po, pag si A nag-invite ng tatlo, siya may 3,000 sa tingin mo, tatama rin yan. Tama? Eh, Louie, ganun naman katotoo yung payout. Sige, i-code mo, i-click mo, bukas na sa'yo yung pera mo. Ayos ba yun? At ang good news niyan, pwede kumita ang isang account mo ng 7,200 pesos. Pwede po ba yun? Tanong, paano kung biglang nag-stop si B? Tutuloy pa ba yung income ng dalawa? Yes. Paano kung nag-stop si A and B? Tuloy pa ba ito? Yes. Sa lahat ba ng pagkakataon, siya si 250? Hindi. Kasi pumipitik-pitik po yan sa system. Pag na-detect ng system natin, na biglang siya na yung malaki, siya yung magiging 150. After 2 weeks, bumalik yung sibag ng grupo. Naging code to, pwede siya yung naging small. Siya naman si 250. Another safety net, ano? Sa mga nag-i-encode na po dyan at may hawak na entry code, another safety net po natin, meron po tayong tinatawag na cycle. Ano yun? 6 ang pwedeng encode sa umaga at 6 ang pwedeng encode sa hapon. Tama? Ano yung cut-off time para na-consider mo siya na pwede hanggang doon yung 6? Every 11:59 PM and AM. Nakuha niyo po? Yun po yung cut-off time. Okay? So, nasusundan po ba ito? Yes, yes. Okay? Yung kita niyo po dito ay daily payout. At ang masaya niyan, pwede kang kumita ng 7,200 per day multiplied by 30 days, that is 216,000 pesos isang buwan. Yes po ba yun? Yes! Palagpakan nyo naman. Okay? Tapos ang number one. Okay? Ayos pa kayo? Yes! Masarap pag-usapan, pag-usapang income, ano? Lalo kayang-kayang puhunan. Okay? Sunod, yung pangalawa natin, yung tinatawag po naming stair step. Okay? Sister step naman, eto medyo masaya yung program. Paano yun? Sa multi-level marketing po, bago ko po ituloy yan, so na pag-uusapan. Kasi daily payout siya. Okay? Next position natin, yung tinatawag nating supervisor. Ah, di ba? Sabi sa inyo, grabe yung frustration ko sa employment, ano? Pati sa position, nilagay na. Di ba? Hindi maging manager, hindi matangkap eh. Dito, magiging supervisor ka. Pero bago ka maging supervisor, naging VIP ka muna. Tama? Para maging supervisor ka guys, kailangan mo lang ng tatlong VIP sa ilalim. Yung kanina, okay, different line po ano, hindi yung tatlong VIP kay A. Dapat may VIP dito, VIP at VIP. At wag po kayong mag-alala, hindi nyo trabaho bantayan nasa kanyang VIP sa isa. Kasi lalabas po yun sa system ninyo. Okay? Hindi nyo mahihirapong mag-monitor. Dahil kahit hindi abot
ng paningin mo, kakabrowse mo isa-isa, kusang lulutang yon sa system mo na meron kang VIP sa ganitong site. Okay? Pag may tatlong personal points, yung copy natin, meron kang 0.01. Yung capsule natin, meron kang 0.02. Okay? Ibig sabihin, bago maipon yung 10 points, pag kape ang binibili mo, meron kang 100, meron kang 10 boxes, 1 point. Sa capsule, 5 boxes. Nasusundan? Yes. So, ibig sabihin, 10 personal points. Huwag po kayong mag-alala. No time frame. Parin din mo kayo pressure. Basta dyan lang yan, kailan mo lang siya bibili. Gusto mo maipon yung 10 points mo within 1 year, bahala ka. Gusto mo isang araw, bahala ka pa din. Basta nandiyan lang siya. Pangalawa, pangatlong requirements, 1,000 group points. Yan naman po, accumulated po siya. I-accumulate yan ng grupo mo. Saan ang galing? Posibleng nanggaling dun sa tatlong VIP mo sa ilalim. Tama? Or another, kasi pizza po nga sila, basta may iipon siya lahat ng binibili nila. Okay? At ang good news nito, may katuwang kayo para mapabilis ang pag-iipon ng points. Kasi habang nag-iipon ka ng points, meron na naman kami promo, trip to Hong Kong. Yes! Nakaraan, Boracay, ngayon may Hong Kong naman. Kung medyo sawa-sawa ka na sa Hong Kong, di ba, pwede ka naman lumapit sa amin. Vice, galing na ako ng Hong Kong, nakakasawa eh. Ay, pwede pa rin partner. Ito yung budget mo, trip to Cubao. Ayan yun, libre naman eh. Iba naman yung nagmumitingan tayo doon. Yeah? Ayos ba yun? Okay. Ngayon, mayroon kang tatlong requirements na i-monitor. Masaya po ba? Parang nalulungkot kayo. Okay? Pag na-hit mo yung supervisor position, pwede kang kumita ng 100,000 pesos kung capsule po ang nag-promote sa position mo. Saan galing yun? Doon sa 1,000 points. Tama? Ibig sabihin, magiging supervisor ka ba kung wala kang 1,000 points na ilalim sa grupo? Hindi. Pag nakapagkaroon ka ng 1,000 points at capsule yan, meron kang 100,000 pesos na kinita. Nung nawardan ka bilang supervisor, may bonus ka na 100,000 na kinita. Ayos ba yun? Yes. At ang good news niya, dahil supervisor ka na, may kita kang 40 pesos na per box down the line. Yes. Pwede ba yun? So, napopromote na yung residual na kita ngayon. Ilumi, parang ba talaga bibili niya ng mga tao? Simple lang, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may bumili po sa amin 15 boxes that time, wala namang usapang marketing plan. Dahil kailangan talaga ng tao. Tama? At maniwala kayo sa hindi, ang pampapayad ngayon ay billion sales every year. Hindi mo napapansin na. Okay? Kaya nga, sikat na sikat yung mga produktong may nakalagay na L-carnitine. Nakuha niya? Okay. Sunod na position, yung tinatawag po nating manager. Sa pagiging manager, may requirements ulit. Yung VIP mo kanina, i-push mo lang maging supervisor sila. Tatlo ulit, magkakaibang line. Huwag na tayong lumayo. Ang hirap naman kung sasabihin kong ngayon kumuha ka ng 10, para maging supervisor ka, kumuha ka 100. Diba? Para maging manager ka, kumuha kang 1,000, yun. Parang kalokohan yung negosyo natin. Pero, kung yung position mo na pupromote, dahil yung tatlo mo, yung 10 mo, naging VIP lang yung tatlo, pasok sa mga requirement. Pangalawa, yung tatlong VIP, naging supervisor lang, so usapang tatlo lang. Paano kung may umovertake pa sa iba? Basta good news, tatlo lang minimum ang kailangan mo. Hindi na mahirap pag-usapan. So, hindi natin pinag-uusapan dito yung sobrang dami ng recruit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, gaano magiging useful or malaki ang tulong sa network mo, along the way, sa negosyo mo, yung points or yung produkto na pinag-uusapan natin. Pangalawa, yung 10 personal points mo kanina, gawin lang natin 100 points. Ano yun? Magsisiro ba yung 10? Hindi po. Dagdagan mo na lang. Cumulative po yun. Kung kailan mo siya marireach, walang problema. No time frame. Sunod nun, 10,000 group points. Yung 1,000 points mo kanina, gawin mo lang siyang maging, andayin mo lang maging 10,000 points. Tama po ba? Ngayon, yung pagiging manager mo, ay kikita ka na ng 1 million pesos. Ayos ba yun?
Tama? Pwede na po ba yun? Parang dating sa'yo, 1 million kaya yan? Ah, di ba? At wag po kayong duda. Hindi mangyayari sa'yo yan. Lagot ka. Di ba? Iiwasan ka yan. Oh, duda to. Doon sa isang nalangan. Diba? Okay. 1 million pesos kung capsule po ang bibili nila. Pero nakaka-promote din naman po ng position at ng income yung coffee. Siyempre, ano? Mas madaling computing kasi yung capsule. At ipapakita ko sa inyo paano nangyari yung 1 million. Tama? Maya-maya. Tuloy mo natin sa next position natin. Sis manager ka na, 60 pesos ka na per box. Yes. Tama? Sa lahat ng distributor na wala pang position. Okay? 40 pesos ka per box sa lahat ng distributor na VIP ang position, pinaling. At 20 pesos ka per box sa lahat ng supervisor at grupo niya. So magkakaiba po yung pinagmumula ng income. Tama? Okay? Next. Pwede ka pang maging director. Isipin mo yun, di ba? Bahala ka na kung anong director ka. Komedyante ba? Lahat na. Diba? Director ka ba ng isang kumpanya? Basta, pwede ka maging director. Yung tatlong supervisor mo, sumunod lang yung position sa'yo. Naging manager yung tatlo. Yung 100 personal points mo ay naging 1,000 personal points na. At yung 10,000 points ng grupo ay gawin mo lang 100,000 points ngayon. Pag nangyari po yung tatlong requirements na yun, no time frame, ang total na kinita mo, pag akyat mo ng director, ay tumataginting na, magkano? 10 million pesos. Wow. Di ba? Alam niyo kung saan nagmula yung motivation namin na ganyan at mangyayari sa yan? Simple lang. Tumakbo po yung 15,000 boxes ng coffee in 3 weeks nang walang ganyan. Tama po? Kaya sabi namin, ibigay natin pa sa kanila. Yes. Tama po ba? Tama? Kasi kahit hindi mo naman lagyan ng posisyon, bibili at bibili ang tao. Bibili at bibili. Bibili ka din. Ngayon, ang good news lang, ano yung silbi ng posisyon ko kung wala namang kita? Yun kasi yun eh. Tama? Ibig sabihin, pagka-promote na pagka-promote mo sa posisyon na director, may 10 million pesos ka kung sa capsule nagmula. Balikan ulit natin. Tanong, magiging director ka ba kung wala kang 100,000 points ilalim? Magiging director ba kayo kung 100,000 points ilalim? Hindi, kasi kasama siya sa requirements. Pero pag nag-accumulate ng 100,000 points ang ilalim mo, may kita kang 10 million pesos. Paano mo nangyari sa'yo after 5 years? Tama? Naalala mo pa ba yung tunay ni Ibi? Parang kung sana yun, di ba? Tapos ganyan pinag-usapan natin. Di ba? Para mas maging komportable pa po kayo, paano nangyari yun kasi yun. Paano nangyari? Ito guys. Yung 100,000 points, ipinagpalagay ko po na na-accumulate yan at na-generate yung points na yun sa ilalim mo galing sa tatlong manager. Magiging manager ka ba kung wala kang grupo? Aangat ba ang posisyon ng manager mo kung hindi mo lang silang points ilalim? Ipagpalagay na lang galing yan sa kanila. Huwag muna natin pakialaman yung natitirang pito. Pero yung pito pwede mag-provide ng points ilalim. Ibig sabihin, nung time na naging director ka, mayroon 100,000 points muna. Saan galing ang 10 million? Ganito po yung kasimple. Kung manager ang nagpo-promote sa atin, at may grupo yung tatlong manager sa ilalim, tanong, magkano ang kita ng director? 80 pesos per box. Magkano ang kita ng manager kanina? 60 pesos per box. Saan kung kinuha yung 10 million? Galing lang po sa production at inipo ng points ng grupo ng manager mo. Huwag na muna yung distributor. Pero tuloy-tuloy pasok niya, tama po? Pag-usapan muna natin kung tatlong sumusunod sa'yo. At yung points lang nila yung pag-usapan natin. Ibig sabihin, 80 pesos less, 60 pesos magkano? 20 pesos. Tama? Bakit nakabisa kanila? Kasi nga sila yung may grupo, kanila yung points. Tama? 20 pesos times 100,000 points. Alam niyo kung ilang boxes ng capsule to? Na na-total? Bago may ipon ng isang puntos, 5 boxes. So, 100,000 points times 5. Magkano? 500,000 boxes all in all. Pwede after 5 years, after 3 years, depende sa network mo. Okay? Ngayon, 500,000 boxes multiplied by 20 pesos, magkano?
Di ba 10 million pesos? Tukoy ba yung income? Yes. Tukoy ba, guys? Yes. Tama? So, ibig sabihin, pag umakyat ka, posible kang merong 10 million pesos. At ang pinakamalala nito, may isang position pa. Ano yun? Pwede ka pang maging executive director. At ang pwede mong kitain dyan sa pagiging executive director, pag nagawa mo yung requirements niya, ay pwede kang kumita ng tumataginting na 100 million pesos. Guys, kung nagbabakasakali ka sa loto, tumataya ka, ginagawa mo, ito trabahuin mo. Tatlo lang yung pinag-usapan natin. Wala akong binanggit na kailangan mo ng daang-daang libong downlines. Ang design po ng ganitong compensation plan natin, bakit tayo maglalabas ng mga useful products, household products? Kasi kahit hindi natin pag-usapan yung produktong yan, binibili mo na yan. Tama po ba? Parang nilagyan lang natin ito ng patronage refund position. Tama? Ah, grabe sa kumpanya namin. Bumibili lang ako ng Downy. Naging director na. Diyan ba? Di ba? Yung mismo nagtitinda ka, hindi pa naging manager, di ba? Mga ganong chismis. Yeah? Nakuha ng technique. Pwede pala yun, di ba? Bumili lang ako ng panlabang sa kung naging manager. Nakuha niyo po? Gusto mo rin bang maging manager? Bumili ka ng sabon, di ba? Ganun po kaganda yung chismisan dito pagdating ng time. At naniniwala po ako, kinumpit po namin siya. Alam niyo po, pagdating ng panahon, pag meron kang grupo, at least mga 2 to 3,000 downlines, at andyan na po yung mga produkto, eto na yung position mo. Kasi every cargo po ng products natin dito, matutuwa kayo. Real time po ang system. Pag bumili yan, dito po ini-include na. Yung 90% na problema mo, papaano mo ipa-follow up yung encoding ng points yan, huwag kayong mag-alala. Dahil pag bumili yan dito, hinihinga ng user ID, username. Hindi pa nila nabubuksan yung product, yung points nasa system niya. Masarap ba yun? Yes! Ibig kong sabihin, okay nga po pala, no? By Wednesday po, okay, ilo-launch na po yung branch natin ng Kalibo. Wow! Alam niyo kung bakit nakakatuwa? Ang nag-invest po doon, simple lang naman ang buhay, ma'am. Doktor po siya. May-ari po ng isang ospital, ganun ka-ordinaryo ang tao. Tama, di ba? Nabuhang sa kape. Di ba? Talaga ba, green coffee, nasa kape? Tapos may collagen, di ba nababasa niyo naman po yung kape natin? Tapos tinikman nila ba effective na? Anim po na doktor ang kaharap ko habang ilo-launch po natin si Lynn and Green sa Kalibo. Baka may mga kakilala po kayo na taga doon o baka probinsya niyo po yun. Okay, update lang po kayo sa mga uplines para makuha niyo po yung mismong function hall or anong hotel doon, ati-atihan hotel daw po, para ganun. Okay? Nakakasana po sila doon. Okay? So ngayon, go na rin at marapit na rin po ang pagbubukas ng Dagupan branch o Longkapu branch. Okay? Paano po ba yung pagkakaroon ng branch? May nag-i-invest po, binibili po yung territory. Nakapromo po kami ngayon, 500,000 pesos po yun. Lumuwas po dito yung Tiga Kalibo. Alam niyo po kung paano naging part ng company yung Tiga Kalibo? Alam niyo pa paano? Ganito siya. Siyempre, hindi niyo alam. Tumento ko. Okay? Si Tita, Tita na lang ang tawag ko kasi 63 years old na siya. Active po siya sa isang company before. Na malaki, nakilala niyo rin ngayon. Hindi ko nababanggitin, diba? Malaki po kasi ang utang na loob ko doon. Okay, hindi ko nababanggitin, ano? Ngayon, yung yaya ng apo niya, may daladalang kape. Di ba? Tapos, inalok. Sabi nito ni Tita, nung tiyahin, nung nag-invest natin, ano? Ano ba yung dala mo? Coffee po, ma'am. Ano bang meron dyan? Eh, meron naman dito, ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, pinapabenta lang po sa akin. Magkano ba benta? 270 po. O sige, pwede mo bang, magkano sa'yo dyan? Tinanong niya, di ba sa 154? Okay lang ba sa'yo? Bilhin ko na lang sa'yo ng 200? Sige po, ma'am. Di, nakabenta siya. Kinabukasan, umorder ng 20. Yung 20, pinamudmud po doon sa mga pamangkin niya na may negosyo sa Boracay, etc., etc. After a week, bumalik yung binigyan niya ng mga coffee. At ang nangyari po,
nung nag-launch po ang office natin ito, noong June 10, lumwas yung tinutukoy ko po sa inyo na lola nung apo na mayaya. Logic? Ito yung anak ko. Parang mag-isip ko, hindi kinahantok na yata kaya. Yeah? Harap na naman pag kinahantok, alam niyo ba? Yung pag humihikap, yung butas lang ng ilong yung lumalakad. Oh, may nag-hikap, pasimple na lang yan. Yung pati po nakatingin sa'yo, pero tulog na yung ano. Sabi, lumuwas po dito. At ano yung naging usapan namin? Papaano namin kukunin yung exclusivity ng area? Sabi na ko po, ang pag-uusapan pa po namin sa opisina, ang arte pa, di ba? Ayaw pa. Since napag-final namin, after ilang days, sabi niya, Vice, paano ka ba namin ma-invite dito? Naku po ma'am, by schedule po. Paano kung may magbabranch? Posible po, kasi magkakadak po ako ng training at pag-uusapan natin, paano yung setup ng branch? Paano siya gagalaw ngayon? Kasi parang head office na po yun eh. Tama? Kasiraan ng branch, kasiraan ng head office. Supply ang trabaho doon, supply tayo. Tama? Eh yung sistema pinag-uusapan natin, yun din yung ibibigay sa kanila. Kasi pag bumili sila ng kape, kaya may network kayo doon, pag bumili doon, encoded na yung points, hindi na mahirap. Yes ba yun? Yes. Ayun. Habang nasa Pangasinan kami nung isang araw, nagpadala na po siya ng 500,000. Sabay sabi niya sa akin, kailan ka bababa, sir? Tentative po, baka Wednesday. Ah, Wednesday. Pero ma'am, tentative pa po ha. Hindi, Wednesday na talaga. Ma'am, eh kasi, hindi ko pa na-check yung schedule ko sa opisina, tatawagan ko po muna. Alam yung ginawa? Maya-maya, may sinend sa messenger ko. Nakabook na po yung tutuloy ang hotel, binayaran na. O, ano po? Tama? Kaya bukas po may flight ako kung sino po yung mga kamag-anak, party dyan, kung pwede nyo pong endorse. Para makausap ko po, para matulungan at may pariwanag na po natin yung negosyo. Huwag mo na tirpirin yung pangarap mo, tunay ngiti lang yan. Tama po ba? Okay? So yun. At ang good news niyan, pag meron kang isang director na naging kapareho mo ng posisyon, eto ka ngayon. Okay? Ang tawag sa'yo, elite. Pag may isang executive director sa ilalim, at ikaw ay profit sharer na. Wala ka nang gagawin. Hindi mo na kailangan mag-maintain. Every year, may matatanggap ka na sa company. I-goal mo lang na maging executive director ka at yung isang partner mo. Tanong, mahirap po ba yung requirements? Alam niyo po ba ang blessed natin? Kasi pioneer tayo. At sa akin yun sa hindi, likas na mayroong achiever sa mundong ibabaw. Sa dinami-dami ng local company at international companies na nasa Pilipinas, lahat ng kumpanyang yon na alam ninyo, may tumatayong milyonaryo. May tumatayong yumaman sa kumpanyang yon. Sa dinami-dami yon, tama? Malaki o maliit ang puhunan, pero andyan yung mga achievers. So darating yung time, isa lang ang kailangan mo, profit sharer ka na. So kahit pa-relax, relax, relax ka lang. Darating yung time, o yan ang pinagkakapitaan mo, yung daon eh. Bakit? Yung anti-stress. Talaga, gaano karami yung binibenta mo? Ay, hindi naman ako nagbibenta. Pang-personal use at pang-minisismo. Kasi nga, nakakalat na po yung network ninyo. Ganyan namin tiningnan, bakit po yung ibang kumpanya sa ibang bansa may nagmamantli ng 5 million, 10 million, 2 million, 3 million dahil po dito. At isa lang po ang sisiguraduhin ko po sa inyo. Pag naglabas po tayo ng produkto, wala kayong makikita ang produkto na nagkakahalaga ng libo sa atin. Wala. Lahat mababa na ang presyo para abot kaya. Pupwede mong i-mindset yung sarili mo na change brand lang. Kasi parehas lang naman. Pero, i-expect nyo, may konting katakasan ng konti. Kasi bakit po, organic po yung ilalabas po natin. Ayos po ba yun? Yes! Huling programa po natin dito sa kitaan natin, yung tinatawag po namin, Unilevel. Ano yung Unilevel? Okay. Last na po, ano? Ayos ba kayo dyan? Yes! Masaya po ba? Yes! Yes, diba? Nga po pala guys, ano, every Monday po ay big day natin dito sa office. Nandyan po yung mga trainings natin. Kaya kung may mga partners po kayo, kung medyo malayo po yung lugar ninyo at hindi nyo kaya mag-invite dito araw-araw,
Ina-accommodate po natin yung araw-araw may invite po dito, kahit lang po isa lang tinuto ko dyan. Okay? Pero ngayong week po kasi medyo, kunwari, busy lang ako. Okay? So, ibig sabihin, every Monday, commitment po natin nandito kami. Okay, ang good news niyan, ang unilevel po natin, yung pangatlo natin sa kitaan, napakadali lang ito. Wala na namang maintenance to. Pero may kita ka pa rin. Paano yun? Simula sa first level mo, up to 10 at legal time yan. Every encode niyan, makikita mo dun sa system mo. Kasi pag bumili sila, ini-encode na ng opisina. Hindi pa nabubuksan ng downlines mo, yung product, andun na yung kita mo. Ayos ba yun? Yes. At wala rin pong maintenance yan. Okay? At yung free shipping na pinag-uusapan po natin, hindi lang po siya sa package. Kahit reorder, free shipping pa rin. Yes. Ayos ba yun? Yes. Ewan ko na lang, pag hindi ka pa umasenso. Tama po? Parang ganito, ang coffee natin, kailangan mo lang bumili ng 12 boxes. Halimbawa, budget na lang for the whole week. Magkano yan? 1,848 ay nasa Cebu ka. Manihinayang ka ba? 1,848, 12 box yung binili mong kape, darating sa'yo, budget mo na pang isang linggo. Tama po? Imagine niyo po yan. So, ganun lang po siya. Free shipping, ganun din po sa capsule. May libre shipping. Shipment na rin po ang ginagawa. At sa mga upcoming products, ganun din po. Kaya darating yung time, hindi na kayo mahihirapan. Kahit wala pang branch sa mismong lugar. Ayos po ba yun? Okay? At yung iba po dito, nakikita ko yung mga active, di ba? Bumili kasi nakikita ko yung mga dinideposits po nila na talagang marami pong kumikita through online. Parang kanina po, may dumating doon sa GCash account ko na pumitik 18,000 pesos. Sabi ko, kanino kaya ito? Di ba? Yung tipong dalawang oras bago nag-confirm. Sabi may nagtanong, sir, na-receive niyo po ba yung pinadala ko? Naalim po, ha? Sir, nagpadala ako sa GCash eh. Anong oras po? Kasi kinukonfirm ko muna. Baka kakapadala, iba po, iba yung ano naman. Pero siguro mga 2 hours ago, tapos sinend niya sa akin. Tapos yung amount, tapos yung na-receive ko, yun mismo. Ay di pinadala ko, tiga Batangas po. Bumili po siya ng 6 na package at 20 boxes na coffee na reorder. Housewife. Ayos po ba yun? Nasa bahay lang. Gamit cellphone. Sabi niya sa akin, may po-order na kasi ako sir eh. Hindi ako makaalis ng bahay. Inutos niya lang na ipadala sa 7-Eleven through GCash, pinadala sa akin. Bukas, tanggap niya na yung product. Pero bago niya matanggap yung product bukas, yung code na ipadala sa kanya ngayon sa messenger. Code ng product na ipadala sa system. Yung code ng kit na ipadala sa kanya sa messenger. At pag yung code niya noon, hindi ko alam kung saan ilalagay, kung sa 150, kung sa 200, o sa 250, ay limang kit yun. So, ibig sabihin, nasa bahay lang siya, daig pa niya ang nagtrabaho ng 8 oras. Ang matindi nun, considered sold ang 15 sa box ng kape na in-order niya. Kasi yung 5 daw pang pamilya. Sipin mo yun, 270 ang benta, 154 ang kuha niya. Sa 10 na lang, magkano kita niya? 1,160 pesos. So, sobrang bayad na bayad yung araw niya. Tama po ba? So, ganun po yung posibleng mangyari sa atin. Basta maging open-minded lang po tayo at gawin mo lang ng maayos yung negosyo. Huwag kang mag-alala. Wala naman tao. Isinilang na alam ang lahat ng bagay. Kaya huwag kang panghihinaan. Ang importante lang, gaano ito kaganda sa lahat ng mahirap. Gaano ito kadali sa lahat ng mahirap. Kung gusto mo maging successful, simple lang. Ang network marketing, pag napag-aralan mo yung 1+1 hanggang graduate ka at nagtrabaho ka, 1+1 pa rin yung ginagawa mo. Ganun lang siya ka easy. At bago ko po tapusin yung pagsasalita ko sa gitna, maraming salamat po sa nakatid po ng training natin ngayon. Okay? At in-expect na yung guys sa mga susunod ulit, bukas. May mga speakers po din tayo. And ang pinakamaganda po nito, every Monday, may training po ulit tayo. Yung ibang training, ilalabas natin paano mo ma-overcome lahat ng rejection, paano titigas yung mukha at kalooban mo. Gusto niyo ba yon? Yes! Yes! Kasi ang yumayaman po dito ay merong makapal na bulsa, syempre. Yeah? Anong yumaman ka nung wala kang makapal na bulsa? Okay. Ayos mo ba yon? Kasi tayo lahat ay uta, negosyante. Okay. Pero bago ko po tapusin at bago ako umalis dito sa kinatatayuan ko, lulubos-lubusin ko na, no? Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng isang kwento.
Ayos po ba yun? Yes. Okay? Kwento to ng mag-ama. Narinig niyo ba yung kwento ng mag-ama? Anong klase ng mag-ama? Father and son. Yun, malupit. Yeah? Okay. Yung kwento ng mag-ama na to, syempre, may alaga silang kabayo. Narinig niyo na? Hindi pa, medyo bago. Medyo bago. Saan ko usapan? Sa mga nakakalang konti, tahimik lang, mamaya, kalabitin mo ko. Sir, alam ko yun. Oh, sige, ito sa shade na sa'yo. Next time, huwag ka maingay. Okay. Tama po ba yan? Nagkakanoon po ba tayo? Okay, yung kwento ng mag-ama na to, sa totoo lang, may alaga silang kabayo. Okay? Nakarinig po ba ng kabayo? Yes. Narinig na may kabayo sa mundo. Yes, so alam natin ang kabayo. Okay, ang kabayo to, nag-iisa at alaga nila. Tama? Araw-araw, yun lang yung ginagawa ng mag-ama na ipasya dalhin sa bugarin. Di ba? Yung kabayo nila, yun yung nagiging service nila. Hanggang dumating po yung punto na isang umaga, pagkagising ng bata, pagbukas ng pinto, pagtingin sa kwadra, nawala yung kabayo. Tanong guys, good news or bad news? Bakit? Nawala yung kabayo. Sabi ng bata, sa loob ng bahay, ama, power! Ay, tutorial ko lang, ha? Nawala yung alaga nating kabayo. Sabi ng ama, anak, is it good news or bad news? We do not know. Only God knows. Okay? So ganun, na-mindset yung bata, okay, may purpose na malaki yung Panginoon Diyos, nawala yung kabayo, okay lang. Tama, lumipas ang panahon, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, isang umaga. Pagbukas ng bintana ng bata, dahil maaga siya nagising, pagdungaw niya sa hardin nila o sa bakuran nila, meron siya nakitang kabayo. Nakita nila yung kabayo nila. Tanong guys, good news or bad news? Kasi bumalik yung kabayo. Ang malupit nito, yung kabayo nila may kasamang maraming kabayo. Nakita ba kayo ng ganung hayop? Na pag pinakalpas mo, pagbalik may kasama? Kalapate. Ako po, promisyano talaga ako, may alaga din akong kambing. Yung inahin kong kambing, pag uwi, may kasamang lalaking kambing. Mga ganun. Tama, di ba? Nakakita kayo na ganun? Oo, subukan nyo mag-alaga ng kambing. Ha? Tanong guys, good news or bad news? Bakit? Kabayo nga kaya mag-recruit. Naman nyo? Sipin nyo yung kabayo, nakapagsama ng kapwa niya. Kabayo. Takbo yung bata sa loob ng bahay. Sabi niya, Tay! Mas power to! Yung kabayo natin umuwi at napakaraming kabayo sa harap natin. Lumabas yung mag-ama, nakba yung anak niya, sabi-sabi niya, anak, only God knows. So madalit sabi, lumipas yung panahon, yung bata nagbinata. Pumili siya ng isa sa pinakamatikas na kabayo doon sa maraming kabayo nila. Tama po? Sinasama niya araw-araw sa pamamasyal sa bukirin. Lahat, yun yung naging service niya. Yun yung kaibigan niya. Yun yung kalapit niyang kaibigan. Dahil kasama niya araw-araw. Pinapaliguan niya to araw-araw. Hanggang isang umaga, dinala niya to sa may ilog. Pagdala niya sa may ilog, pinapaliguan niya yung alaga niyang kabayo, kinukuskus ang buong katawan. Pagdating dito, ano ba tawag dito? Pige. Ginagamit niyo yung alaga niyang kabayo, natadyakan siya. Nalumpo yung binatid niyo. Tanong po, good news or bad news? Bakit? Nalumpo nga eh. Pero alam niyo sabi ng ama, anak, only God knows. Pero ibigin yung kwento. Diba? Ano yung kwento? May isang kaharian. Ah, yan. Ilupit, diba? Wala na. Kaya kayo, magkukwento kayo nung walang koneksyon. Yan. May isang kaharian. Siyempre, sa isang kaharian, may isang mahal na hari. Okay? Sa isang kaharian, nagpatawag ng pulong yung mahal na hari. Sabi niya, mga kawan, magsitipon kayo. Nagbabadya ng gera, labanan ang kabilang kaharian. Kailangan natin ng karagdagang pwersa. Ipunin lahat ng kalalakihan sa nasasakupan upang sanayin. Para magkaroon tayo ng karagdagang kawal. Dali-dali yung mga kawal na umikot sa buong kaharian para tipunin lahat ng mga kalalakihan. Hanggang isang umaga, may kumatok sa loob ng bahay. Yung bahay na yun may nakatirang mag-ama. Pagbukas nung ama, nandun yung tatlong kawan. Sabi niya, ang mga Ginoo, anong may paglilingkod ko sa inyo? Sis, matanda na yung tatay. Sabi niya, pwede po ba naming maimbitahan ang inyong binatang anak para sanayin karagdagang kawal? Utos ng mahal na hari.
Kaso nga na, yung binata na tinutukoy ng mga kawan ay nasa loob ng bahay at lumpo. Yun pala yun. Yung natadya ka ng kabayo. May connection na. May connection naman kayo naman dyan. Okay. Sa tingin nyo guys, yung lumpo na binatilyo, magiging kawal, pwede kayong sanayin. Nakakita ba kayo ng kawal may dalang sibat na kawinchir? May kawinchir ba? Anong panahon yun? Anong panahon ng sibat? Wala pa, no? Tanong guys, good news or bad news? Good news. Papipiliin ka, lumpo ay sabak sa labanan. Mukhang may good news. Diba? Pag sinaba ka sa labanan, pwedeng mamatay. O ano, maging lumpo na lang. Tama? Tama po ba? Ang sagot ay, only God knows. Ano yung moral lesson dun po sa pinag-uusapan natin? Pag-tuturo sa Children's Department. Okay guys, yung pong kwento na yan ay napakinggan ko sa isang facilitator, sa isang speaker na tumatak sa akin way back 7 years ago. Tama po ba? Kwento na nagtatak sa akin ng matinding aral sa buhay. Tama po ba? Hindi lahat ng pagkakataon mapipilis mo yan lahat ng taong kausap mo. Pero maging committed ka sa pangarap mo. Kasi tanging siya lang ang nakakaalam. Way back almost 9 years ago, sino mag-aakala na pagkakalooban ng Panginoong Diyos? Tama? Yung pangarap kong hindi man maging manager ay pwede pa lang maging vice president ng sarili mong negosyo. Yes! Alam niyo po sa katoan, wag kayong mayayabangan po sa akin. Naranasan ko, gusto kong maging emosyon na gusto kong umiyak sa mga niyo ko. Way back 8 years ago, dahil wala pa naman akong millions noon, wala pa akong sasakyan, etc. Wala. Yung panahon, pinapractice ko po yung training na na-attendan ko. Nasabi nila may nagiging successful sa network marketing. Naranasan ko pong kumain sa isang fast food. May isang may-ari ng kumpanya na na-attendan ko yung ganitong seminar niya. Nasabi niya, ang tanging perang meron lang siya ay pambili ng kanin. Tama? At gravy. Twice ko pong naranasan yan. Sa Quezon Am, McDonald's. Sa sobrang power ko, totoo po yun, bumalansi ako kung pamasahe pa uwi o ikakain ko dahil gutom na ako. Tama po ba yun? Maraming iba sa atin sumubok sa ganitong klase ng negosyo. Na-discourage, na-injan, tama? Yung bang sasabihan ka ng girlfriend mo na, ano ba yan, payaman ka ng payaman, tapos wala ka ng pamasahe, di ba? Diba? Oh, may girlfriend din naman po ako noon. Ay, Powell. Kaya paano naman nakakabulag din? Sabi nga nila, walang malaking nakaka-pulin. Oh, nakakachamba din po. Medyo maganda din naman. Ganun panahon yun pa yun. Medyo. Medyo. Okay. Okay guys. So, ito po yung scenario. Sabi ko, kung uuwi ako ng boarding house, gutom din ako. Tama? Pero kung ibibili ko to ng pagkain, busog ako pero hindi ako makaka-uwi. Naranasan niyo na ba yun? Hindi ba? Di ba? Huwag niyo ng pangarapin maranasan pa yun, di ba? In short, ang pinili ko ang kumain. Dahil pwede akong magdamag sa labas basta busog. Tama po ba? Kaso iniisip ko, papaano ang 40 pesos ibibili ng pagkain sa McDonald's? Magkano kaya french fries, di ba? Pag wala ka tagang pera, minsan titingnan mo yan. Naku, baka may chapackets na soft drinks, baka hindi pwede kakaya, di ba? Di na ako pumuna ako. Nakaganon po ako sa gilid. Yung nanginginig ka na sa gutom. Yung pinagpapawisan ka kahit may aircon. Naranasan niyo yun, sobrang gutom. Tama, di ba? Hanggang may isang babae, hindi ko alam kung anong trabaho nun, pre, ang ganda. Napatingin ako. Nag-attract. Napatingin ako. Pagpunta niya sa counter, alam niyo sabi niya, excuse me, miss, isang extra rice nga. Nagkaroon ako tuloy ng idea. Naalala ko yung sabi nung isang speaker na natin ako, oo, ano, bakit hindi? Sabi ko, magkano kaya extra rice pala? 40 pesos eh. Di ba? Di pumunta po ako ng counter. Ang sinabi ko, miss, pabili ng isang extra rice din. Pahingi na rin ng extra gravy. Punta ako sa sulok, kain, di ba? Sabay yung tubig, libre naman, tama mo ba?
sabi ginoon. Tapos nandun ako sa gilid. Kinabukasan, tawag ng tawag yung si Tadjo. Ba't di ka nagre-reply sa akin? Di wala rin load. Di mo ginoon ba? Payaman! Isang taong po naniwala na ako yayaman. Sige lang, ngayon lang to. Bakit? Kung hindi ko ito susubukan, wala namang mawawala sa akin. Wala namang sadya eh. Di ba? Aarte pa. Diba? Susubok na ako. At nang nangyari sa akin, nabukasan tinawagan niya ako kasi nag-duty po siya. Isa po siyang nurse. Diba? 6:30. Napunta na po siya sa trabaho. Tinawagan niya ako, ba't dito po ako nagre-reply kagabi pa? Diba? Sabi niya, sabi ko sa kanya, ako po, wala kasi akong load eh. Oh, nakauwi ka na ba? Nasaan ka parang ingay? Nandito ko sa makdoon. Aga na mga appointment mo. Hindi pa nga ako nakakauwi. Ano ba yan? Wala kang load. Wala ka rin pamasahe. Tapos payaman ka ng payaman. Diba? Tapos nag-joke pa. Huwag lang darating sa punto na maging taong grasa ka pa. Pindala niya po ako ng pera. Magkano? 500. Nag-antay ako magbukas sa Western Union kasi may Western Union banda dun sa sulok katabi ng isang kumpanya doon na kilala din natin nagpo-promote ng magandang produkto. Okay? So madali sabi, kinuha ko yon. Kumain muna ako, nanginginig na ulit ako eh. Sabay pag-uwi, tumatak po sa isipan ko. Minsan sa buhay na ng tao, itetest ka talaga ng nasa itaas. Kung deserve mo yung biyaya na ibibigay niya. Pero pag nakuuna yung pagiging negatibo mo, tama po ba? Nakikita niyo yung motivation na minsan nilalike mo madalas, minsan isi-share mo pa. Pero in real life, never mo pang nagagawa yun. Yung may picture sa Facebook na kumakalkal ng, di ba, may tipo, ano ba sa Tagalog yun? Yung may pangbungkal. Tapos may picture dito, andito yung ginto, diamond, kukunti na lang, tapos tumigil, bumalik. Tama? Minsan guys, ganun tayo. Ang laki ng naging sakripisyo mo, at tinignan mo yung pagod mo. Tama? Ang tingnan mo, paano ka magiging successful? Kasi hindi magiging masarap ang sinigang na bangus kung walang tubig. Diba? Ano asin? Tubig muna. Diba tinutubigin muna? Pag kumulo, lagyan ng asin. Diba? So tubig muna. Nakakita ba kayo yung sinigang na walang tubig? Diba? Pwede ba yon? See? Sabi ko, kung magiging part to ng success ko, kailangan ko siyang gawin. At hindi po ako nagkamali. Kasi minsan, pag kumakain po ako sa labas, dahil medyo social na rin ng konti yung kinakainan ko, may nakainan pa nga ako, chopstick lang ang gamit, di ako marunong gumamit. Okay. Sabi ko, paano ba ito? Binuhat ko talaga yung lagay. Tulak-tulak na lang. Sabi ko, kaya, nung hindi kasi yung networking, ganun, hindi ko matatry kumain ng ganun. Ayun, di ba? Kaya, sabi ko nga sa sarili ko, nagpapasalamat ako kasi minsan may naririnig ako sa likuran ko, nagkukwentuhan. Ano ba yan? Di ba hindi pa pumasok yung sweldo? Tapos, ano ganun problema? Tama po? Hindi po madali ang buhay. Kahit hindi mo ito subukan, magkakaroon ka pa rin ng sakripisyo. Kung bakit naging mataas po yung deepest why ko sa buhay para gawin po yung ganitong negosyo, kasi nga po, 22 years na hindi ko po nakasama sa Pasko at bagong taon ng tatay ko kasi isa po siyang OFW. Tama? Lumaki kaming magkakapatid. Oops, may mali. Diba? Tumanda pa na ako na hindi ko siya nakakasama sa Pasko at bagong taon. Kasi every 2 years, diba, summer lang po siya nagbubok ng vacation niya. Isipin niyo po yon. Ilang beses pa po natin mararanasan yung mga ganun bagay sitwasyon na kailangan maliwin natin sa mga mahal natin sa buhay. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nakaranas ng ganun, tama po, at least dito lang ako sa Pilipinas na hahayag buhay kung pupunta tayo ng ibang bansa para mag-bakasyon, para mas masaya. Ayun po ba? Masaya po ba yung pag-stay nyo ngayong gabi? Yes! Ako, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo na kahit pa paano, konti, na maging solusyon kung ano man yung pinapangarap po natin sa buhay. Guys, lagi niyo po tatandaan, walang aksidente na nangyayari sa buhay ng tao. Lahat ng pinagdaanan mo, magkaiba tayo ng mga experiences sa buhay, pero gawin mong tool, gawin mong instrumento yung pinagdaanan mo na yan para ma-achieve mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Tama po ba? Huwag niyo na lang tingnan yung itsura ko. Tingnan niyo na lang yung opportunity na pagsasaluhan po natin. Kasi pagdating ng time, sasabihin mo, buti na lang. Buti na lang. Dinap ko yung opportunity
na pinag-uusapan way back 5 years ago, kasi isa lang yung ginagarantiya ko po sa inyo, yung design ng marketing plan na pinakita ko po sa inyo, hindi sasala na may kikita ng 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon sa produkto na ilalabas natin pagdating ng araw, at mas maganda kung ikaw yun. Yes. Okay? So maraming salamat guys. Kung ano yung problema natin sa plan, kung ano yung paano, nakalimutan natin yung konti, diba? At lagi yung tatandaan, hindi ikaw ang pinaka-worst na tao sa buong mundo. Kasi bakit? Yung iba, naghahanap pala ng opportunity. Ngayon, ikaw excited na dahil may uumpisan ka ng opportunity. At huwag natin kakalimutan, guys, huwag kang mapili sa opportunity. It's all because, hindi ka kailangan ng opportunity. Kung saan dumadaan lang yan, pero ikaw, baka may kailangan ka kay opportunity. Yan lang po, maraming salamat and good morning!